Naiuwi na sa Pilipinas ang labi ni Jeanelyn Villavende, ang OFW na pinatay sa bugbog sa Kuwait. Ayon sa mga otoridad, babawiin lang ang ipinatutupad na partial deployment ban sa Kuwait kung mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Jeanelyn. May live report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, naging emosyonal kanina yung pamilya Villavende nang maiuwi nga yung labi ni Jeanelyn. Ang pangako naman sa kanila ng gobyerno ay ibibigay sa kanila lahat ng suport ang kakailanganin nila. Buhay siyang umalis ng Pilipinas pero umuwi nung nakasilid na lang sa isang kahon. Yan ang kalunos-lunos na kwento ni Jeanelyn Villavende, ang Pinay domestic helper na pinatay sa bugbog sa Kuwait. Hindi mapigil ang iyak ng mga kaanak na sumundo sa kanyang labi. Sinamahan sila ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Kakdak. Nangako ang pamahalaan na tutulungan sila hanggang makamit ang hustisya, kasama na rito ang pagkuha ng dekalidad na abogado sa Kuwait. Active OWA member si Jeanelyn, so may death and burial benefits, may livelihood benefits dahil simpleng magsasaka si Tatay Abilardo ni Jeanelyn, at scholarship sa kanyang bunsong kapatid na 12 anyo si Akina Marie, isang dahilan kung bakit nakibambayan si Jeanelyn. Ang Department of Justice naman, ibibigay rin lahat ng suportang legal sa pamilya Villavende. Sa ngayon, nagpapatupad pa rin ng partial ban sa Kuwait ang Pilipinas at ililift lang daw ito kung mabigyang hustisya ang kamatayan ni Jeanelyn at kung maipapatupad na ang MOU sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait noong May 2018 na nangangalaga sa karapatang pantao ng mga OFW roon. Existing MOU, yes, signed in May 2018, but needs to be implemented by a standard contract which is still subject to negotiation. Kasi, sabi ko nga kanina, nagbagong isip ng Kuwaiti side. Biglang sinabi nila na hindi kailangan magkaroon ng bukod-tanging kontrata. Basta't isang kontrata na lamang sa lahat ng nationalities na migrant workers sa Kuwait. Hindi special contract for the Filipinos. So tayo, hindi tayo umaayon doon kasi meron tayong May 2018 agreement. Jessica, sa kasamaang palad, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap yung mga kaanak ni Jeanelyn kanina. Pero bukas ng umaga ay uuwi na nila yung labi nga ng Pilipinas sa kanyang bayan sa South Cotabato, at doon na rin isasagawa yung re-autopsy naman ng National Bureau of Investigation. Jessica? Mm-hmm. Mav, importante yung binanggit ni Kakdak ha, na despite yung MOU pala, yung Memorandum of Understanding signed between our countries no, way back in 2018, hindi pala naipatupad yon kasi ang gusto ng Kuwait yung paring patakaran nila na one contract o one template for all foreign workers in Kuwait. No? Kasi nakapaloob dun sa provision na yon na hindi nila pwedeng i-confiscate yung passport, dapat payagan nilang makagamit ng cellphone yung ating mga kababayan na naroon, at hindi pwedeng ipapasa-pasa nila sa maraming employer yung ating mga OFW. Kung kanino lang may kontrata, dun lang dapat magtrabaho yung ating OFW. Pero parang walang visa pala lahat yon, kasi sinasabi ni Kakdak ngayon na hindi ni-recognize yun o ayaw nang i-recognize ng Kuwait. Tama ba? Yun nga, Jessica, ang sabi ni Administrator Kakdak ay under negotiation pa raw ito. Dahil while meron na ngang Memorandum of Understanding noong 2018, ayaw pa itong ipatupad nga dahil ang gusto ng Kuwait, kagaya nung sinabi mo, ay isang template na lang para sa lahat ng bansa. Pero kung iisipin mo kasi, Jessica, kung halimbawa lahat ng migrant workers sa Kuwait ay syempre kukonsultahin mo rin para gumawa ng isang kontrata na ganito, ng standardized contract, magtatagal ito. At syempre, kada bansa rin naman, may particular needs din yung mga migrant workers nila. Kaya ang hinihiling nga ng OWA, ang hinihiling ng Pilipinas ay kung ano yung napagkasunduan na noong 2018 ay yun yung gamitin nga dito sa standard, dito sa kontrata naman para sa Filipino workers doon sa Kuwait. Pero sa ngayon, Jessica, wala pa tayong tiyak na kasagutan kung ano nga ang mangyayari dito. Pero patuloy naman daw yung ugnayan ng Philippine government sa Kuwaiti government. Jessica? Ang suggestion ko dyan, no, if I may, bakit hindi na lang i-adopt yung MOU ng Pilipinas at ng Kuwait by the other countries na may mga workers din dyan sa Kuwait? Those are, I think, common or very humane
provisions, no? Eh bakit mo kukumpiskahin yung passport? Bakit hindi mo pagagamitin ng cellphone? At bakit mo ipapasa sa ibang mga employer yung kung kanino lang may kontratang OFW doon, no? Is foreign worker for that matter. I think they should adopt that na lang. Kasi parang useless pala, no? Lahat ng pinagtrabahuan, yung nangyari kasi kay Joanna Dimafilis, yun yung nagbunsod doon eh. Eh wala pala. Wala pala kasi ayaw pala i-recognize ng Kuwait lahat ng ito ngayon. Alam mo, Jessica, yung isa pa nga na ikinatatakot din ng mga OFW ay dahil nga wala pang implementation nito, dahil wala pa nga yung standardized contract, eh paano na raw sila ngayon? Dahil halimbawa na lang, itong sa kaso ni Jeanelyn Villavende, 2 buwan siya na hindi pinagamit ng telepono, ayaw ipakausap sa kanyang pamilya. Di ba ito ay paglabag dapat dun sa MOU na yon? Pero dahil nga wala pa talagang strict implementation, dahil wala pa yung kontrata, eh wala rin magawa naman itong pamilya Villavende. So Jessica, hindi lang para dito sa mga nasawi na nating kababayan, itong kontrata na ito, I think it will affect even more yung mga OFW pa natin na nasa Kuwait ngayon, na marami pa rin sila na nandoon ngayon, na ang sinasabi na lang ng OWA kanina ay kung meron kayong mga nakikitang irregularities o merong mga pangmamaltrato sa inyo, sa ngayon, ang magagawa pa lang nila ay kumontak nga doon sa ating embahada doon, kumontak sa gobyerno, o di kaya naman dumiretso sa kanilang recruitment agency, which in the case of Jeanelyn ay hindi naman nga nag-work dahil alam natin na nagreklamo na siya doon, pero hindi pa rin nasolusyonan yung problema niya. Kaya ang pinakamaganda talaga dito, Jessica, ay ma-implement na nga, magkaroon na nga talaga ng kontrata, mapirmahan na itong kontrata na ito na ma-implement doon sa mga OFW natin doon, Jessica. Mm. At saka ang weird, Mav, ha? Ilang parang 2 linggo na ito mula nung pinatay si Jeanelyn. Ayan, naka-uwi na yung kanyang bangkay. Umuwi siyang nakakahon, no? Eh, pero wala pa rin yata kung ano mang kaso yung dapat na ibigay doon sa mga amo niyang pumatay sa kanya. Sa ngayon, Jessica, nakadetine naman sa Kuwait yung amo niya na suspect. 2 ito, mag-asawa. Pero ang sabi ni Dole Secretary Bello, inaantay pa nila yung charge sheet. Ang sinabi naman daw ng Kuwaiti government ay nangangako sila na ibibigay ito, lalo pa yung inaasahan talaga natin na kaso doon ay kasong murder. Pero ang sabi ni Secretary Bello, bibigyan din nila ng oras naman para sa sarili nilang justice system ang Kuwaiti government para tumugon nga dito at solusyonan ito. In the meantime, ang ginawa nila ay nagbigay ng magaling na abogado para humarap nga on behalf of Jeanelyn Villavende. Pero kung ito raw ay hindi masusolusyonan kaagad ng Kuwaiti government, ay makikipag-usap pa ulit ang ating gobyerno at baka mas tumindi pa yung partial ban na isinasagawa natin ngayon at maging total ban, Jessica. Mm, isa pa, Mav, no? We haven't heard anything kung ano ang sanction dun sa agency na nagpadala kay Jeanelyn dito sa Kuwait. Sa ngayon, Jessica, iniimbestigahan na rin ng DOLE yung recruitment agency ni Jeanelyn. Hindi lang dahil doon sa huling nangyari na ito, pero dahil before nga raw, last year pa, eh, nagre-reklamo na si Jeanelyn sa kanila na may maltreatment at meron din na hindi siya pinapasweldo. At even before nangyari itong fatal na pambubugbog sa kanya, eh, nag-request na siya na gusto niya na talagang umuwi ng Pilipinas. Yun ngayon yung iniimbestigahan ng DOLE at sa ngayon, ongoing pa itong investigasyon na ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.